Dati po ako mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines. Taong 2014 po. Nung pagpasok ko pa lang po ng BUP, pagkatapos ko po mag-enroll, first day of school, June, ano po, ang sumalubong po agad sa amin mga freshmen, ano yun, rally, mga protesta, mga malalaking poster. Sa mga unang buwan ko po sa PUP, sumula po ng pasasay, makailang beses po na may pumapasok po sa classroom namin, isang organizer, aktivista. Ang pakilala po niya, siya ay mula sa organisasyong LFS o League of Filipino Students. Ang nakakumbinsi po sa akin na sumalim nung pinaliwanag po nila yung tungkol dun sa issue ng contractualization. Nakita po nung organizer na parang may interest akong sumali o magtanong. Kaya po ang ginawa niya, kinulit po niya ako ng kinulit para mabigyan niya muna ng pag-aaral. Kasi sa mga panahon po ngayon, contractual yung nanay ko. Parang pakiramdam ko, oh nga, no, contractual yung nanay ko, bakit nga po? Ngayon po, pagka-June hanggang October po ako ng 2014 sumali sa LFS, League of Filipino Students po. At pagkatapos po binigyan ako ng taunang pag-aaral, yung MKLRP po, maikling kurso ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Sa lahat ng problema daw po ng sambayan ng Pilipino, ang tanging makakasagot lang, ang solusyon lamang ay ang digmang bayan. Digmang bayan, ibig sabihin po, ang armadong pakikibaka, ang mga mamamayan daw po mismo ang kinakailangang mag-armas, tapatan ang dahas daw di umano ng Estado, barel laban sa barel. Sa loob po ng PUP, kung hindi ko po alam kung hindi nyo talaga alam, may mga pagkakataon po na nakakapaglunsad kami doon ng LR o lightning rally. Sa mga lightning rally po, doon nakasuot po kami ng mask, kulay pula. May logo po kami ng KM at sumisigaw ng ang sagot sa kahirapan ay digmang bayan, kabataan, sumampa, sa kabundukan, sumapi sa New People's Army. Kauan! Ang Partido Komunista ng Pilipinas! Kauan! Kauan! Ang New People's Army! Kauan! Kauan! Ang Pambansa Demokratikong Frente ng Pilipinas! Kauan! Kauan! Ang kabataang mahabayan! Kauan! Yung organizer ko po, dinala po niya ako sa isang opisina sa Charlie Del Rosario building po. Tapos unti-unti, meron siyang sinusulat doon sa whiteboard. May pinapaliwanag siya tungkol sa NPA, armadong pakikibaka. Sinusubukan na pala niya ako noon rekrutin sa underground organization na kabataang makabayan. Kami po mga kabataan na narekrut sa loob ng eskwelahan. Pagkatapos po nila kami mapakinabangan sa loob ng mga eskwelahan, kapag ang pagtingin nila sa amin ay mga kadre na, ang gagawin po ay ililipat kami sa iba pang mga lugar. Ako po, naranasan ko din po na ililipat ako sa isang area po sa Hacienda Luisita. Ang naging trabaho po namin doon ay rekrutin yung mga magsasaka at yung mga kabataang magsasaka na nandoon at pasabihin din po sila sa New People's Army. Sa loob po ng 3 taon, naging aktivista po ako. Pero pagkatapos po nun, nakaramdam ako sa sarili ko na parang ayoko na. Gusto ko nang maglaylo. 2 buwan po, hindi ako nagpakita sa kanila. Pero after nun, may sumundo po uli sa akin. Nakasama ko kasi alam po nila yung bahay ko. Kinumbinsi na po ulit ako. Doon na po ako na-recruit nila na para sumapi na po sa NPA, New People's Army po. It, ako po sa uni po ako sa Mindanao na pasok. Saan? Sa una po, 3 buwan po ako sa Bukidnon. Pagkatapos po na 3 buwan sa Bukidnon, 3 buwan na ulit po sa Compostela Valley. Ikaw, estudyante dito, paano ka na nakarating sa Mindanao? Bali po, noong 2017, nagkaroon po ng Manilakbayan. Ano yung Manilakbayan? Yung Manilakbayan po, di ba po yung sa Mindanao, mula sa Mindanao, may dinadalang mga lumad, mga katutubo dito sa Maynila para sabihin daw nila yung mga hinanain nila sa gobyerno. Ngayon po, mula po dito sa Maynila, papauwi po nila ng Mindanao noong September 27, 2017 po.
Sumabay po kami 23 to 25 kami ng mga estudyante galing dito sa Maynila na ang plano po nun ay integration sa mga NPA. Alam po namin lahat na mga larangang gerilya na po yung papasukan namin. Nagpapakilos diyan talaga mga unit ng hukbo. Pero syempre hindi siya lantaran na sinasabi ng mga hukbo talaga yung nagpapakilos. Kung mapapansin nyo, kung mga taga saan yung mga nagmanilak bayan, doon din mismo sa kung saan medyo malakas ang New People's Army. Syempre kung yung New People's Army, kung siya lang mag-isa at walang tutulong sa kanya na mga masa, syempre hindi naman siya makakagalaw talaga, diba? Ngayon ang nangyayari kasi, yung manilak bayan, parang yun yung ginagamit na ng partido para magkaroon siya ng legal na itsura. Ayun, hanggang sa nung pag-alis po namin doon, meron po kasi akong kinakasama na ngayon. Sabay kami umalis din sa unit, dati rin po siyang NPA. Former rebel din po siya. After po namin nung umalis sa unit, nabuntis po ako kasi nagsasama na po kami. Tapos po, sinubukan ko pong kumontak ulit sa kanila kasi para sana manghingin ng tulong na pang-financial kasi mga anak ako. Tapos, sabi lang nila sa amin, sige, tutulungan namin kayo, pero kahit piso wala akong natanggap. Doon ko po unang naramdaman na, dahil ba, umalis na kami sa organisasyon. Doon ko po na napag-isip-isip na, sumuko na lang talaga sa sundalo, kasi sa loob po na ilang buwan na buntis ako, hindi ko po talaga naisip, sumuko sa mga sundalo, kasi nakatanim pa rin sa akin yung takot na, ang tinatatak nila sa amin, pag nahuli kayo, magsumuko kayo dyan. Tutorturin nila kayo hanggang sa mapaamin kayo sa lahat ng nalalaman nyo. Yun yung sinabi nila Pero awa po ng Diyos, yun. Makapag-desisyon po kami mag-asawa na subukan na lang sa mga militar. At hindi ko po inaasahan yung maging approach nila sa amin na hindi naman sila marahas. Lahat po ng kailangan namin. Sinubukan nila kami tulungan sa lahat ng alam nilang paraan. Nag-desisyon po ako magsalita dito. Para makarating na din doon sa mga dati kong kasamahan na maawa kayo doon sa mga magulang na gusto lang naman makasama yung mga anak nila, makita pang buhay. Huwag yung sanang ipagdamot yun. Mas naiintindihan ko po yun ngayon kasi nanay na ako.
Sobrang laki ng pagkakaiba nung tinuturo nila sa libro kung ano yung organisasyon sa aktual na naranasan ko kung ano yung organisasyon. Isa po yun sa mga nagpakita sa akin, parang sumampal sa akin na yung organisasyong sinalihan mo, hindi yan yung tamang gawin. Ako po, nagawa ko pong talikuran yung pamilya ko kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Akala ko nasa tamang direksyon ako. Akala ko yung ginagawa ko makabubuti para sa lahat kasi yun yung tinatak nila sa isip ko. Pero pagbalik ko sa pamilya ko, wala namang nangyari. Gusto ko lang pong ibahagi po ano, na after po nangyari na na-recruit ako, sumampa ako, hindi kailanman magiging normal ng buhay. Yung sinasabi nila na tutulungan, walang mangyayari, kawawa sila, pwede pa silang mamatay. Ilan na yun naging kasama ko doon na mamatay. Problema ng bayan, iwan ko ba kung kailan masusolusyonan. Ilang kabataan pa yung mamamatay, ilang kabataan pa yung sasampa doon dahil doon sa agitasyon. Pero yung sa akin lang naman po doon sa mga kabataan na andyan ngayon na nakikinig sa TV or kung saan man sa radyo, gusto ko lang ipaabot nyo na pagsasali kayo sa mga rally, walang mangyayari sa buhay nyo. Tutukan nyo yung pangarap nyo, bumalik kayo sa pamilya ninyo. Yun lang po.